Kung sa pagtulong ng usapan ko yan ulit sa kalam, wala na akong masasabi sa taon na yan. Yo mga kanuli, magandang araw po muli sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat. At syempre ay binabati ko po ang lahat ng aking mga subscriber. Ayan. At kung ikaw ay hindi pa napag-subscribe sa aking YouTube channel, at i-click mo na po, mag-subscribe na po kayo at i-click nyo ang all notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video. Ayun mga kanuli, ay gusto ko lang pong kumustahin ang aking mga all sponsor. Ayan, kumusta po kayo? Pati ang inyong pamilya, sana po ay okay din po. At pati ang inyong trabaho, pati ang inyong kalusugan dyan sa ibang bansa. At eto mga kanuli, for today's vlog is kukumustahin po natin si Erica. Kung kumusta na ang kanyang paninda, kung kumaunti ba ang paninda or dumami ang kanyang stocks. Tingnan natin at kumusta rin natin ang bentahan at kumusta nga rin ba ang kanyang puhunan. So salamat kay Mr. Unanimous na nagbigay ng puhunan para sa pamilya ni Erica. So ano pang inaantay natin? Tara na! Let's go! Eto mga kanuli, at nandito na tayo sa tindahan ni Erica. Ayan, at naandito na siya mga kanuli. At eto ay ang kanyang tindahan. Pakita natin uli mga kanuli. Yan. Wow. Alright. Yan. So eto ay kumustahin natin si Erica mga kanuli, kung kumusta na ang kanyang paninda. At naandito nga siya, nag-aayos ng kanyang paninda. Ayan, kumusta ang iyong negosyo? Ayos lang ya. Ayos lang talaga? Kumusta ang bentahan? Ayos lang din. Ayos din lang. Kumusta ang puhunan? Ayos lang din. Mm-hmm. Magkano na ang laman ng tindahan mo? Ang total-total na napamimili mo? Dito nabot na po ng 15. Nasa 15 na, 15. Lahat-lahat. So ayun mga kanuli, at bago po natin ituloy, tingnan natin ang kanyang mga stocks, no? Meron siyang uling. Meron siyang yellow. Yan. At eto ang kanyang mga gulay for today. Yan. Meron siyang ano to? Chicharo, pampansit. At meron siyang kangkong. Meron siyang sibuyas at meron dahon ng sibuyas. Meron siyang pechay bagyo. Meron siyang repolyo. At meron siyang ayong kamote. At meron siyang papaya, sayote, talong, sitaw, saba, kamatis, at ayan, sibuyas, luya, bawang, kalamansi, chili green, bagyo beans, ayan, at meron siyang tuyo. Ayan. At meron siyang mga, ayan, mga ibang paninda. At meron na rin siyang, andun sa loob, meron siyang mga dilata, may toyo, may sundrox, at may mga laruan. At doon sa loob, merong kape, merong Ariel, may mga safeguard. Yan. Meron din siyang macaroni. So, alright mga kanuli, at eto, yung kanyang bubong ay nasa harapan, ay eto ay tabing pa rin to mga kanuli, tabing. Yan. Tabing, pati rin yung tabing, para hindi masyadong mainitan ang kanyang paninda. Yan. Kumusta ang pamimili? Saan ka namili today? Ngayon po sa ano lang. Dun sa San Jose lang po. San Jose? Saan banda ron? Dun po sa mga nagaangkat sa Bagong Silang. Dun lang din po ako kumuha kanina. Ah, dun ka rin lang kumuha? Magkano'ng mga hangkatan ng gulay ngayon? Repolyo, kabisado mo? Magkano ang cut mo? Sa repolyo, 70. Mataas kasi. 70? Sa sayote? Mas mataas. Magkano? 85. Grabe, paano may bibintay ng taas? Kaysa, mas mura pa nga sila kaysa sa Balintawak eh. Oh? Kasi nung huling pamili ko sa Balintawak, hindi ko makaya ang presyo eh. Ayan. Ang taas ha, talong, magkano hango mo? Talong, 70 lang. 70? Bumaba konti. Dati 90. Balintawak, 90.
Kamatis. Ah, mas mababa. 40. 40. Sibuyas, magkano na ngayon? Ano na, bumaba na siya ngayon ng ano. Dati 700, ngayon 500 na lang. Grabe mga kanuli, 70 ang hango. Di ang bintahan nito, ano na? 85, mga ganun. Mm-hmm. Or 90. Ang kilo. Siyempre, kailangan niya rin tumubo. Ay, yung patatas, magkano ngayon tsaka yung carrots? Carrots mababa, patatas mataas. 700 ang patatas ngayon eh. Isang bulto? Hindi. Kilo? Mm. Ah! Carrots? Carrots mababa, 40 lang. 40? Yung mga saba? Ito, 25 ko lang ito ginuha. Order ko na yan kasi mabili dito eh. Ayan. So ayun mga kanuli at mukha na mga nakapukos si Erica or nakatutok. Talagang, ano masabi mo sa pagpapatakbo mo ng negosyo mo ngayon? Anong masasabi mo bilang ikaw ang nagmamanage? Mahirap ya, pero sulit naman. Mahirap pero sulit? Yung puhunan, diyan ba kayo kumukuha ng pangkain nyo? Kami hindi. Kasi meron silang negosyo dun eh, kumbaga dun na namin kinukuha. Ano ang negosyo nila dun? Nagbabarbecue kami sa perya eh, paggabi. Nandun ka sa gabi? Oo, kasi ako din nagtitinda din ako ng mangga dun, tapos jampong, mga kape. Nandun kami tuwing gabi. Bali yun ang pinapangkain nyo. Good. Feeling mo, sa ngayon, tumubo na ba ang tindahan mo? Opo. Magkano natin ang tubo? Secret. Hindi, totoo. Mahirap yung secret. Oo. Kasi kumbaga yung napamili ko dito 15, pero may puhunan pa ako, hindi ko pa nababawas eh. Paano hindi ko pa nababawas? Etong nasa loob ng tindahan, kasi una kong binuksan ito, may pera pa kami nakatabi kasi yung tinutubo, yun lang din yung pinamimili namin. Pero kinukwenta ko kung magkano nakakapasok. Sa madali salita, yung pera na pinapahawa ko, kasi hindi ako ang humahawak ng pera, pinapahawa ko, pinapatabi ko. Sino nagtatabi? Di pwede ka mag-secret sa akin. Hatita ko. Ha? Hatita. Hatita mo? Taga saan si tita? San si? Siya ang humahawak ng pera mo. Good. At yun, sabi mo nga, may kinita na, may tinubo na. Kumusta itong pwesto nyo? Kumusta ang sitwasyon ngayon dito? Wala pang balita, kaya hindi pa ako masyado namimili ng marami. Hindi ko pa inuubos yung puhunan. Kasi nga, tinatabi ko yun. In case na paalisin kami dito, may pang down kami, kumangupahan kami. Wala pang bumabalik na ano eh. Wala pang nagsasabi kung ano talagang ano. Ay, hindi pa nakausap ulo yung may-ari? Hindi pa umarap kasi wala ata dyan. Dahil yung huling punta ko sa kanila, medyo mainit yung ulo, hindi umarap. Mayroon bang mga ganun-ganun na balita? Bakit? Kasi may mga nagsasabi na hindi daw, parang hindi kami ano dito kasi hindi kami taga dito. May nakarating daw doon na ginawa na daw namin bahay. Kahit hindi naman, wala nga dingding. Kaya nga hindi pwedeng hindi ito iwanan ng mag-isa dito eh. Nang walang tao kasi nga anytime pwedeng makuha to eh. Parang pag iniwan namin, hindi namin tinulugan. At ipagbalik namin, wala na kaming paninda. May nagsabi, hindi ko na lang, hindi na lang din pinangalanan to sino. Ginawa na nga daw namin bahay. Kaya yung sabi nung may-ari sa amin, kung hindi daw namin magagawa yung pinagkasunduan, umalis na lang daw kami. Eh ngayon, pinapicturan dun sa inspector nila, hindi pa naman bumabalik. Wala pang balita kung nagbago ba yung isip o baka dala lang din yun ang init ng ulo nung kaya nakapagsalita ng gano'n. Pinapapatawag daw kami ni Papa eh. Wala pa naman. Wala pang isasabi sa amin. Ha? Advice? Pinaka-desisyon niya. Bagay. Kasi sabi namin, kung ang pinoproblema niya dito ay yung reklamo ng tao na hindi naman kami nagbabayad dito, di mangupahan na lang kami. Dito pa rin? Dito pa din. Uupa pa rin? Kasi nakakapanginayang naman na wala pa kami isang buwan, tapos pag pinalis kami, alisin namin dito. Yung pagpapagawa na ito, hindi naman biro kasi lahat to, kumbaga parang binayaran ko din sa mga taong gumagawa eh. Ultimong pagtatambak na ito, may bayad eh. Tapos hindi ko pa nababawi. Kumbaga parang hindi ko pa nababawi yung nilabas ko, aalisin naman kami dito. Yun yung inaano ko sa kanila. Di pa naman
wala pa ng panibagong patawag. Pag-iisipan pa daw na may-ari kung ano magandang gawin dito. Anong masasabi mo ito kahit na may mga ganyang-ganyang usapin? Anong salubin mo or ito kahit paano ay nakapag-negosyo na bigay ng ating Unanimous, si Mr. Unanimous? Ano ang kabuhayan nyo ngayon? Kumusta ang buhay nyo ngayon? Okay naman niya. Mas ano, ang ganda ng, kumbaga parang ang ganda ng pasok ng taon. Kasi hindi mahirap, hindi, parang ang luwag. Sabi nga namin, baka ito na yung pinaka taon talaga namin. Kaso nga, dahil nga sa maraming, kumbaga pag umaangat ka na, may babatak pa rin talaga sa'yo pababa eh. Totoo. Yun yung inaano namin. Kaya minsan nung tinayo namin to, hinigpitan ko talaga. Kasi nga, huling baraha na nga eh. Eh marami pa rin nagsasabi sa amin na yumabang nga daw ako, yumabang nga daw yung pamilya namin. Kasi daw, hindi ko naman daw pinagpaguran yung puhunan nito. Bakit daw di ko rin sila, kumbaga, i-share sa kanila. Sabi ko sa kanila, pwede naman akong tumulong kung nakataas na talaga ako. Kung gusto, kung kaya kong silang tulungan, kung pati sila, tutulungan din iangat ako. Hindi yung kung ano-ano sinasabi nila dyan, kailangan ganto-ganyan. Pag di mo pinautang, masama ka. Pag di mo binigyan, ikaw pa rin. Kaya nga sabi ko eh, kung sino pa talaga yung pinakakamag-anak mo, sila pa yung magda-down sa'yo pababa, hihila sa'yo pababa. Yun lagi kong sinasabi. Pwede ka magpautang, piliin mo lang yung marunong magbayad. Oo, kasi mapuputput yung puhunan mo eh. Totoo nga po eh, kasi kaya hindi ko naman na sila pinautang. Di ba nga po nagtindahan si Lara doon? Yung pinakapuhunan ni Lara, naubos na. At ito ba yung laruan sa kabila? Na pautang na. May trabaho pa ako noon. Tuwing uuwi ako ng Sabado, sabihin ni Lara, te, pairamin mo ako pang pamili. E di si ako magbibigay. Pero hanapin ko kung nasan yung binigay na puhunan para sa kanya. Iaabot ni Lara sa akin isang notebook. Puro utang nila. Wala po. Puro utang na nakalista doon? Puro utang na nakalista doon. Hanggang sa nasiro? Hanggang sa nasiro. Hanggang sa pati yung mga puhunan na binibigay ko na pinagtrabahoan ko na wala na. Kaya hindi ko na sila pinautang kasi nga alam ko na eh na hindi naman sila magbabayad eh. Kasi nga ganun nga yung ginawa nila doon eh. Paano pa kaya lala dito? Doon marami nagagalit sa akin. Sabi ko kahit magalit kayo sa akin, wala naman akong ginagawa sa inyo eh. Kung sila din naman nagninegosyo, ganun din naman yung gagawin nila eh. Kung alam nila na nasa maganda rin naman yung intention ko na di sila bigyan. Ayan. At may bumibili mga kanuli. May sabihin ako sa'yo. Ayan, may bumibili. Ayan. May bumibili mga kanuli. Ito may sabihin ako kay Erica, no? Hindi naman inaano mga kanuli, no? Kasi alam niyo po ba nung mga unang panahon, ang ating Panginoon, si Lord, no, gumawa ng kabutihan sa sanlibutan, sa kapwa or saan man, basta gumawa siya ng kabutihan, pero anong nangyari? Pinako pa rin siya sa krus, di ba? So ibig sabihin, ganun din kay Erica. Ganun din sa akin, di ba? Ako nagba-vlog, may nagbabasa sa akin. So kahit anong gawin mo na maganda, gaya sa akin may nagbabas. Kaya kay Erica, kahit ano yung gawin niyang sabi nga ay umabag na daw or something, ay hindi. Kumbaga hindi talaga mawawala yung ahataking ka pababa. Kaya ang lalaban lang nun, para maituloy mo yung fighting spirit mo. Tapos siyempre may sarili kang rules sa sarili mong negosyo para mapalago mo siya. So ikaw naman ang magmamanage dyan na wala naman nakukulong na pagka hindi ka nagpautang eh. Oo. Bahala ka, ikaw na ang magdiskarte dyan. Basta kung sa tingin mo na yung hindi maano yung negosyo mo, kasi ikaw nga namamahala eh. Ikaw ang boss dyan eh. So nasa iyo ng desisyon ang lahat. Para maputla ka. O naubos yung lipstick? Hindi, kakauwi ko lang, humiling ako eh. O gutom? Hindi naman. Kumusta ang ulam nyo ngayon araw-araw? Okay naman. Masarap-sarap na? Masarap-sarap. Hindi na ba noodles? Hindi na sardinas? Siyempre, ganun pa din. Hindi naman porkit may ganto na kami, kailangan na namin magpasarap sa buhay eh. Ayos. Pero nakakaulam na ng masarap-sarap. Nakakaulam na, pero
minsan sa isang loob lang isang linggo, yan, dalawang beses, isang beses, masarap. Pero yung ano pa din, kasi nga iniipon pa namin, pinapalago pa namin. Good. Pero mag-savings ka, huwag mong kalimutan yung savings. So, sige, at good luck sa negosyo mo, pagbutihin mo. At siguro alam mo na rin naman kasi yung si Babaerong Tago, di ba, mayroon na rin. Ibang mga naibablog ko, mayroon na rin. Si Babaerong Tago at si Student Girl, saka si Tinapamam, mayroon na rin silang mga kanya-kanyang negosyo. At isa ka na sa kabilang doon. So, magpaigihan na lang kayo, magpagalingan kayo. Ayan, kung sino ang, alam mo na, sino ang makakapag-ano talaga, makakapagpapaganda ng negosyo. Maray mo ito ay mapalago, magkaroon pa kayo ng iba pang tindahan. So, dyan ay nagsisimula. Sige, good luck! Sige. O, isang ngiti dyan. Masyadong seryoso. So, ayun po mga kanuli, no? So, hanggang dito lang po ang vlog na ito. At salamat po muli kay Mr. Unanimous, no? Sa pinagkaloob na puhunan kina Erica. Salamat po muli, no? At salamat po muli sa aking lahat ng sponsor, subscriber, all viewers, mga hindi nag-i-skip ng patalastas. Salamat po muli. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Alright, bye-bye!